So, kung bago ka dito sa channel... Hello, Lilies! Welcome back para sa isa na naman episode dito sa channel ko. Ang video na ito ay tungkol sa second update ko para sa bago naming bahay. So, kung bago ka dito sa channel ko, welcome! And please do subscribe to my channel for more updates dito sa bahay namin. Kung subscriber na kata dati ba, thank you for coming again and for lagi niyong inaabangan yung video ko tungkol sa bahay. Kay shoutout kay Kuya Rap na inaabangan yung update sa bahay at dito yung pusa ko. At yung sino pa ba? Kay Mama Risa. Okay, Mama Risa, hello po. Welcome back sa aking YouTube channel. So, hindi ko na patatagalin. Ito na po yung update ng bahay namin 3 months after kami nag bumili at nagbayad. Sushi, say hi. Say hi. Ano Sushi? So, noong September 26, binisita namin yung site. Ang lakas ng ulan. We went there during lunchtime at sobrang lakas ng ulan. And hindi kami nagtagal doon. Pero I captured some of this footage during that time. And napansin namin na dito sa harap, merong butas. Actually, tapat siya ng window or tapat siya ng room. So, we were wondering baka yun yung sa septic tank and yung dump yung mga lupa para sa dumping is already set in front, and then yung mga biga dun sa taas meron na din siyang buhos. Yan, as you can see, meron na mga buhos yung mga biga. Yan, dito sa loob makikita nyo na marami pa ding scaffolds at yung mga kahoy na yan, yun yung ginamit nila para makaakyat sila sa taas. Yan yung sa CR na area at makikita nyo na if you look closely, meron ng nilagay na buhos para sa outline dun sa walls ng CR. So yan, yan yun. Wala pang hollow block sa taas. But sa gilid, meron na konti. And in this part, yan yung sa kwarto. May konti lang na a hallway dyan between the room and the CR. So, this one is yan yung sa sala. Yan, yan yung crossover na beam sa taas na biga. So, yan. Clear na yung mga biga sa loob. Isa for this one. Sa likod naman, ang update at progress dito sa area na to is itong dito sa gilid. Yan. Nilagyan nila ng additional na wall papunta dun sa muhon, sa property line ng muhon. And tumaas na din yung sa hollow blocks or sa wall dyan sa property line. Nadagdagan na din siya ng konting level. Yun lang naman dito. By the time na pumunta kami. So, yun yung progress niya. The next week, October 3, pumunta kami dun. Na timingan namin na may mga taong nagtatrabaho. And dito sa harap, yung nakikita nyo is yan yung butas nung last week. So, yan na yung sa septic tank na ginagawa nila. So, tingnan natin kung paano ba ginagawa yung septic tank. So, this one, ito yung septic tank. Dalawa yung compartments. Explain sa akin ni Kuya na yung isa daw na compartment is para sa dumi. Yung isa naman is para sa tubig. Yan lang pala. Dito sa loob, mapapansin natin na, ayan, wala pa rin dump dito sa may kwarto na side. Pero, yung sa CR is like they are halfway through pag sa paglagay ng mga hollow blocks. Kung mapapansin nyo rin, wala na din yung mga scaffolds na nandito last week. So,
At least, ayun, tinanggal na nila kasi tapos na silang magbuhos dun sa mabiga sa taas. Yan. At sa loob, dito sa may sala na area, may mga lupa na din. And yung mga kahoy na yan is probably din yun sa mga scaffolds last time. Sa labas naman is mapapansin natin, meron ding nagbabackhoe para ikalat yung mga lupa na nandun nakatambak last week. So, hanggang sa likod is inaanan na nila, tinatambakan na nila yung area dun sa likod na part, sa gilid. Pero sa loob, hindi pa. I think hindi pa nila lalagyan kasi may mga nagtatrabaho pa. Kahapon, October 10, pumunta kami. Ito na yung itsura ng bahay namin. Tapos na din yung septic tank. Pagpunta namin doon, may takip na din siya. Hindi namin alam kung na-drain ba yung tubig sa loob o tinanggalan ba nila ng tubig sa loob. Maybe, I don't know. So, yan. Yan naman yung sa ibabaw na design yung sa tapat ng window sa bedroom na area. At ito, yung CR. So, meron na siya, kompleto na siya ng hollow blocks patunta sa taas. Pero dun sa likod, hindi pa nabuhusan yung poste. So, yan na yun sa CR. At least, medyo almost done na siya kasi wala pa lang siyang sa loob. Lupa sa loob. Kasi, if you look at this, hindi pa nila thoroughly napupush. Parang ganito pa rin siya last week nung pagpunta namin. But, ito, sa loob, medyo okay na yung lupa. Dito sa may sala na part, sala na area. Pero dito sa may bedroom na area, wala pa rin. So, hindi pa rin nila tapos malagyan ng lupa on that part. Nag-try lang ako pumunta dun sa gilid at maglakad. And okay naman yung lupa. Siguro medyo basa lang that time kasi baka dahil sa ulan. Hindi naman ako lumubog totally, pero ayan. So, ganyan yung itsura niya sa may likod. And ito na yung itsura niya. If you can see, so far, may progress din naman kahit papano. So, I'm so glad na yan lang. Yan lang yung itsura niya. Yun lang, 3 months after kami nagbayad, ganun na yung status ng bahay namin. And I'm glad, we're glad na every week pag pumupunta kami doon, so far, meron namang progress kahit papano dun sa bahay. Kahit paunti-unti. So, what do you think? Yung sa dumping sa loob ng bahay or sa gilid, kahit sa gilid, would it have been better? Better ba, mas maigi ba sana kung inuna yon na ilagay yung yung dumping kesa unahin yung walls sa bahay? Or sa tingin nyo? Sana nag-enjoy kayo sa update ko sa bahay namin kahit hindi pa siya tapos. And I hope abangan nyo pa rin yung mga next videos ko tungkol sa bahay namin. So yun lang, thank you for watching, bye bye.